Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo, may bago na naman tayong ituturo at ibabahagi na kalaman tungkol sa pag-asa ng mga gunting, mga ating technique sa pag-asa ng gunting. So ipapakita ko sa video nito yung kung paano mag-asa ng gunting na matalas, tatalas siya. Mula sa mapurol ay tatalas siya. Stainless po ang ating hasahin ngayon. At saka yung tabako at saka yung mini scissors natin mula sa size 8, 7 at saka size na gunting. So hasahin natin yon. Ito ang dapat natin gamitin na liha na 4,000. Ito po. So ito, nagamit na po ito. Nagagamit na po kaya medyo gasgas na. So ito po ang ating gamitin na liha, yung 4,000. So kapag ang inyong mga gunting ay nahasa na noon pa at napurol siya, ay kahit ito lang po ang inyong gagamitin. So ipapakita ko po kung paano yung hasahin ng stainless na gunting. So ito po. So panoorin niyo po dito sa video ito kung paano ko inasa. Ito po yung stainless natin. Liha natin, 4,000 yung ating ginagamit ngayon na liha para sa paghasa. So ito po, unahin natin yung stainless. Paano ba? So ganito guys, tatulak lang po. Yun po yung stainless. Yung style natin sa paghasa ay patulak lang po. Patulak lang po. Kasi yung gunting natin, habang kiniklip natin ganyan, ay papasok yung buhok. Kaya hindi, kasi yun po ang purpose kung bakit natin patulak. Ganon. Huwag natin pa ganon-ganon. Kasi yung purpose ng pag-ganon-ganon ay binabawasan natin yung gunting, pero yung finishing niya patulak lang po, ganun. Patulak. Huwag mong gaganon-ganon. Yung ang finishing natin pag ganun, patulak lang po. Parang purpose noon ay yung buhok papasok po siya habang ginaganon natin. So, yun po. Ang ating technique sa pag-asa ng gunting. Kaya hindi na natin kailangan ipaasa pa sa mga pasyador. Dahil kaya na ng ating 4,000 na liha. Yun po. Susubukan nyo, kahit stainless yan mga katropa. Kaya hindi mauubos yung gunting nyo na sa kakahasa ng kakahasa. Kasi pag hinasa ng binawasan na bawasan yan, ay liliit ang gunting nyo, ninipis po. So pag nahasa na yan nun pa at napurol, ito na po ang gagamitin nyo, 4,000. So ulitin ko, patulak lang po. Ganun. So ang sumunod, yung tabako natin na size 7. Ganun din po ang purpose, ganun din po ang proseso ng pag-asa. Panoorin nyo po sa video nito. Pangalawa, yung tabako natin ito. Ganun po, ayan, natapos na natin, matalas na po. So, ganun din po ang proseso natin, yung nakita nyo sa video, na patulak lang din po. Patulak. Ayan, so maganda po yung kuha, ayan, papasok yung buo. Diba? Itulak para papasok yung gunting. Kasi kung atras-abante yung paghasa mo, ang mangyayari dyan, ipitin lang yung buo, hindi siya maputol.
Kaya patulak lang po. Ito ay po aking experience sa gunting. Kaya hindi na ako nagpapahasa sa mga ambasador. Ako na gamit ang liha 4,000 Pino. Kasi hindi na kailangan yung rough na liha dahil nanon na siya eh. Kumbaga may hasa na siya, kulang lang sa finishing. Kaya 4,000 na liha ang ating gamit. So inuulit ko, patulak lang po ah. Patulak lang yung pag-asa. Tulak, tulak, tulak. Yung sumunod na rin yung size 6 inches ito. Panoorin niyo po sa video ito kung paano ko nangasa. Yun po yung ating 6 inches na gunting. So ito po, matalas na po ito. So ganun po, sa nakita yung video ay patulak lang po. Ayan. Liha 4,000 pang finishing. Ayan. So yung inyong gunting, ito may hasa na siya eh. Kulang lang sa finishing. Kung bagong bili yan, kahit liha 4,000 lang, yan lang po ang teknik dyan, 4,000. Basta, ang paghasa ay patulak. Ganun. Patulak lang po. Huwag ganun, atasabante. Dahil mawawala po yung talas ng gunting. So, ito, ganyan. Patulak lang po. So, ganun po mga tropa. Sana marami kayo natutunan sa pinahagi kong teknik sa paghasa ng gunting. Patulak lang po. Ayan. So try natin yung 8 inches na gunting. Panoorin niyo po sa video. May account ka na sa ano? Dito? Oo. Marami na akong bili na. Medyo sandara na rin. Tuturo ko kaya ng YouTube. Subscribe kita. Sinasubscribe mo na ako? Hindi pa. Ano? Ano? Anong jazz? Hindi pa rin sa pero. Patulog na iba. Pero pasal ito sa gunting na ano? Paano mag-asa ng gunting? Meron akong sinusubscribe ng mga channel. Halika sa akong manood sa YouTube. May ibangan. Ganyan naman ang tao. May kasi yung tao. Naaliw pa na o, nakatulong ka pa. Oo. Ano kasi yung tao ko may ilig sa tao dito. Ang patawa. Oo. So, sa akin, di naman patawa eh. Yung tutorial naman ako. Oo, oh, kasi meron niya mga ano eh. Star lang ng ano ko eh. Hindi ko may... Mahilig ako sa patawa, pero... May tao kasing normal na yung pagpapatawa eh, kahit yung... Kailangan mo lang talaga na... Nasa personalidad ng tao yun. Mahirap yung pilit. Halata ng view. Yung mga ano noon. Kailangan mo sa personalidad. Yan, guys. Babalo, drawing, yan. Personal, ano yan. Kumbaga, yan na yung ano nila. Yan na yung kanila, no? Pero kung... So yun po mga tropa, napakatalas po, walang supply po yung ating gunting. Talagang putol na po. So yung taba ko natin na size 7, try natin, panoorin nyo sa video po.
patro, no? Oo. So, pero ako na ano natin yan, na-discarte yan siya. Ayun, di ba, nakita niyo kung mga katropa kung paano o gaano katalas ang ating size 7 na gunting. Napakatalas po. So, di ba, sabi ko sa inyo, patulak lang. Yun po ang teknik doon para tumalas ang gunting. Pati na kailangan ipahapin sa mga loob. So, 6 inches tayo na gunting. Ito ay pang clip lang po. So, panoorin niyo po dito sa video na to. Subukan natin ang talas nito. Ayun, napanood nyo mga kabropa kung gaano katalas mula sa ating pag-asa na patulak. So itong size 6 na to na gunting, 6 inches, ay ang trabaho nito ay pang clip lang po, pang trim, pang mahabang buhok, pang clip, pang bawas, pang islas, yun, pang clip trim ito po. So kahit ganito to, ay ganun pa rin ang pag-asa, patulak, ganyan. Kasi yung mga gunting na bagong pili, di ba may hasa na yun siya at matalas na pag sinubukan ng upit ay nakakaputo siya na maayos. So kung hindi maganda rin ang paghasa nun, ay hindi rin magtatagal siguro mga 4 months to 6 months hanggang 8 months papupurol na yan. So pag napurol yan, bumili na kayo ng 4,000 liha. 4,000 liha ito. Ganyan yung pinong-pino. So yun po yun. Ito po ang gamitin yun sa pang finishing. Ganon. Basta ang gawin nyo mga tropa ay patulak lang pong pag-asa. Ganyan. Patulak, patulak, patulak. Para yung buhok ay papasok ng papasok. Kuha tayo ng gunting. Ay buhok. Diba? So, pag patulak ang pag-asa mo, ganito, patulak, ibig sabihin, pasara yung papasok ng buhok. Diba? Talas, oh, kahit ganun mo yan, ganun lang, oh. Oh, ang sarap, po, oh. Diba? Ganun lang po, mga katropa, ang ating, pag-asa. So, sana, mga katropa, marami kayo natutunan dito sa teknik kong ito kung paano mag-asa mula 6 inches, 7 inches, 8 inches na mga scissor. Ay scissor ha, saka na tayo sa tining kung paano asahin yan. Sa susunod na video ko or pangilang video na may upload ko, baka magawan ko ng video yon kung paano ang teknik sa pag-asa ng tining. So yun po mga katropa. So sana marami kayo natutunan sa video nito sa pag-asa ng gunting. So huwag niyo po kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel kong ito at pindutin lamang po ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong upload na kakaabangan. So medyo nawawala yung mga letra sa aking
pananalita kasi medyo matigas yung bunganga ko eh. Kasi may tama yan eh, dati pa. Kung ako ay nag-ano pa, nasa one championship ng training. So, hindi, biro lang yung mga tropa. Sadyang mahigpit lang yung aking dito. Kaya, hindi ko alam bakit matigas to eh. Loko lang sa, ano, pampadulas. So, yun po mga tropa. Ulit-ulitin yung panoorin para magawa at alam nyo yung dapat gawin, paano maghasa. So, sa mga may alam na, ay bahala na kayo. Ang tinuturuan ko lang po ay yung hindi pa alam kung paano maghasa ng mga ganitong gunting. So, paanong technique. So, yun po mga tropa. God bless you.